Oh, mula DV, punta tayo sa Baclaran. Dagsa pa rin po ang mga mamimili doon kahit bispiras na nga ng Pasko. Kahit to, dumantay ang pulisya sa lugar para matiyak ang maayos sa daloy ng trapiko at syempre pati na ang seguridad doon. Nakatutok live si Susan Enriquez. San? Mel, ako talagang hindi magkamayaw yung mga tao nagpupunta dito sa Baclaran sa pamimili na kanilang mga ihahanda para sa Noche Buena at syempre habol ng mga pang-aginaldo lalo't mahigit 5 oras na lang ay Pasko na. At sabi nga ng pulisya, mas makapal daw ang bilang ng tao ngayong araw na ito na nagpunta dito sa Baclaran. Kung makapal ang tao sa Baclaran itong mga nakalipas na araw, mas makapal daw ito ngayon. Mga patindera man at mamimili. Napakarami ngayon dahil alam naman natin na ito yung tinatawag na Christmas rush na talaga. Dahil bispiras na lang ano, okay. Bukas kapaskuhan na. Kaya mga tao, hinahabol nila yung makapagpabalot pa sila ng kanilang mga panregalo. Sapatos, damit, laruan at kung ano-ano pa ang mabibili sa Baclaran. Marami na rin ang mga nagtitinda ng mga prutas at iba pang pagkain para pagsaluhan sa Noche Buena. Aminado ang pulisya sa Baclaran na mayroong mga usapan kung saan ang hangganan ng pagtitinda, kailangan pa rin bantayan ang mga nagtitinda. Sa dami nila, kaya ang ginagawa namin, yung ba, mga pasaway talaga. So, kailangan talaga ng continuous na clearing operation na gagawin. Dahil nga Noche Buena na mamaya at bukas ay Pasko na, may apila ang mga nagtitinda. Sana po, bigyan niyo po kami ng kahit kunting ano lang, kahit dito lang sa December lang po, makapagtinda kami ng maayos. Okay lang ma'am, kahit ganito. Kasi pag sinabi naman pong kwan, nirespeto naman po namin, kasi nasa highway po kami, illegal po eh. Sa ating mga vendors, dapat sana wag naman magalit sa amin, na sa amin ay ginagampanan lang namin yung aming tungkulin dahil ang pinaka-priority natin dito ay yung mga mamamayan na bumibisita dito sa Baclaran. Halos lahat naman ang nakausap naming mamimili last minute sa pamimili sa pagnanais na may mabigay na regalo sa kanilang mga mahal sa buhay. Medyo gahol kasi sa oras. I mean, kasi karate ko lang from abroad. Ah, okay. Yes, oo. Kasi medyo naging busy lang for a while. Bakit ngayon lang kayo namili? Kanina pa po kami dito ng 10. Ano yung mga pinamili niya? Mga pamasko po. Tapos yung mga parangregalo. Ah, okay. So ayos naman pamimili niya? Masikip po. Sa mga oras ito, lalo pa kung kumakapal ang tao dito sa Baclaran, lalo't lalo na, mamaya pong alas 9 ng gabi, ay magkakaroon ng Misa de Aguinaldo dito po sa Baclaran Church. At sabi po nitong pulisya, inaasahan nila na hanggang mamayang hating gabi ay makapal ang tao dito. Baka daw huninipis bukas lamang. At dahil nga medyo makapal ang tao, yung mga may dalahong sasakyan, pinaparada nila dito sa may gilid ng simbahan. Kaya nakikita ho natin na bahagyang kumakapal ho ang bilang ng mga sasakyan dito sa bahagi ito ng Baclaran. Dahil nga, patuloy yung kumakapal yung mga tao dito na namimili at yung iba naman ay maghihintay ng misa mamayang alas 9 ng gabi. Kaya yan Mel, ang pinakahuling sitwasyon mula dito sa Baclaran. Merry Christmas sa iyo, Mel! Hoy, Merry Christmas, Maring San! Pero teka muna, kanina sa DV, nagbagsakan na daw ng presyo. May 3 na for 100 eh. Diyan pa rin, mas mura ngayon na bisperas na nga ng Pasko, San? Ay, nakakatawad ka naman ng halimbawa, 160 yung bigay nila sa'yo, pwede mong maging 150. Sabi ko nga, ibabagsak nyo ba yung presyo dahil bukas ay Pasko na? Sabi naman nagtitinda, hindi naman husagad kasi hanggang January 6 pa sila pwedeng magtinda rito. Kaya, kumbaga, iintayin na nila yung mga panahon na yun. Inaasahan naman nila na marami pa rin naman ang mamimili makalipas mga Pasko. Kaya, hindi nila ibabagsak ng ganong katodo yung presyo ng kanilang mga paninda. Medyo pwedeng tumawad. Pero hindi pwedeng bagsak na bagsak dahil hihintayin pa nilang matapos yung kanilang permit dito hanggang sa January 6, Mel. Maraming salamat sa iyo. Merry Christmas, Susan Enriquez.